Magandang buhay pong muli sa inyo mga ka-fiesta. Welcome back sa ating channel. So ito, may bago na naman po akong ihahandog sa inyo na recipe. At ito po ay tinawag kong ginataang butsi. So para po siyang bibingkoy, pero yung bibingkoy po kasi linuluto siya sa lutuan ng bibingka. At wala po akong lutuan nun. Kaya ginawan ko po ng paraan kung paano ko siya gagawin. At ito po, may palaman po siyang ube. At sa kanyang salsa, meron po siyang sago at langka. So, ayan po. Pwede nyo po itong gawin na pang business at pwede rin pong pang meryenda lang. So, samahan nyo po ako sa paggawa ng ating ginataang butsi. At ito ang ating mga sangkap na kakailanganin. 2 cups ng glutinous rice flour at 1 cup ng water. So, unti-unti lang po natin i-incorporate yung ating water sa ating glutinous rice flour at mamasahin po natin ito. Make sure po na malinis ang inyong kamay. So, mamasahin lang natin siya hanggang sa ma-reach natin yung dough-like consistency. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget po to subscribe to our channel. At i-like na rin po ang ating mga videos para sa ating future na tutorials na mga kakanin at kung ano-ano pa. Ayan, incorporate lang po ng mabuti. At ito na po ang magiging itsura niya kapag na-incorporate na. Ito yung kanyang consistency. Gagamit din po tayo ng ube halaya. So may ginawa na po akong video neto at ilalagay ko po yung link sa description box. Gamit din tayo ng plato at igigrease natin ito para hindi dumikit yung ating mga gagawing butsi. Malinis po ang aking kamay. Ayan, so ang nagawa ko pong bilog is 10 pieces. So depende po yon kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. At lalagyan na natin siya ng ube halaya na palaman. So huwag nyo pong tipirin at huwag rin pong masyadong madami. Para hindi po lumabas yung palaman. Kapag masyadong madami po, lalabas po siya. Kaya ayan, ipagulong po sa inyong palad at ito po ang magiging itsura niya. Bilog. Yan. At gagawa po ulit tayo ng isa. So again, depende po kung gusto nyong gawin na mas maliliit or mas malalaki. Itong gawa ko po is katamtaman lang siya na bilog. At isarap po ulit. And then gagawin ko po lahat yung ating butsi at ipapakita ko po sa inyo pag natapos na siya. At pag natapos na po, iset aside po muna natin ito. Sa ating salsa, gagamit tayo ng sago, asukal, at strips ng langka. So 1/2 cup lang po yung sugar at iseset aside lang natin ito. Sa ating lutuan, maglagay tayo ng isang lata ng coconut milk. 2 cups ng water. At ipapaboil natin ito para sa ating butsi. Ayan, kapag kumulo na po siya, iluto na po natin ang ating mga butsi balls. So huwag nyo pong masyadong damihan ang ilalagay nyo. At lulutuin po natin ang ating mga butsi per batch. Haluin po paminsan-minsan para hindi siya dumikit sa ilalim. At malalaman nyo pong luto na ang inyong butsi kapag lumutang na siya. Para rin po siyang yung palitaw na kapag lumutang na, luto na. At kapag luto na po, hahanguin muna natin ito at isiset aside. So ilalagay natin sa ating lagayan. At itutuloy lang natin ang ating pagluluto sa mga natira pa nating butsi. Ayan siya. At gaya rin po ng ginawa natin sa una, haluin paminsan-minsan.
At kapag lumutang na siya, hanguin po ulit at ilagay sa lagayan. At dito po sa ating pinagpakuluan, dito rin po natin iluluto yung ating salsa. Ayan, so ilalagay po natin yung ating sago. Pre-cook na po siya, naluto ko na po siya. And then, yung ating langka. Yung ating sugar. At hahaluin lang natin ito hanggang sa madissolve yung asukal. And then, hahayaan natin siyang kumulo. Kapag kumulo na po siya, hayaan nyo lang po siyang kumulo for about 5 to 8 minutes or hanggang sa maging malapot siya. At pagkatapos po ay hanguin natin. And then, gagamit po ako ng blue torch. So, ito po yung gagawin natin. So, yan po. Para po siyang may tutong sa taas. So, sa taas lang po or sa ibabaw lang po ang ginagamitan ko ng blue torch. Nakakapagdagdag po kasi ng lasa, yung parang tutong na lasa. So, sa bibingkoy po is kapag sa bibingka linuluto, yan, may tutong po talaga siya sa ibabaw. Naisip ko lang pong gawin na ganito para po mas madali. Again, pwede nyo pong gawin ito sa oven. I-broil nyo po siya sa oven. Pero sabi ko nga po, naisip ko lang po siyang gawin ganito kasi mas madali siyang gawin. So, sa mga wala pong blue torch, pwede nyo po siyang gawin sa oven ninyo. At dahan-dahan lang po sa paggamit ng blue torch, sa mahinang apoy lang po. At huwag pong masyadong sunugin. So, ito na po ang itsura niya at ilalagay na natin siya sa ating packaging kapag pang business. So, gamit ko po is 1,000 ml. At usually po na linalagay ko is 8 na balls, na Butchi balls. So, depende po yan kung magkano ang magiging costing nyo, kung ilan ang ilalagay nyo. Pwedeng 6, ganun po. So, magdidepende po yan sa costing nyo, kung magkano nyo siya ibibenta. At ito na ang itsura niya. At ito na yung ating salsa. Kung mapapansin nyo po, is malapot siya. At gagamit din po tayo ng latik. So, may mga past videos na po ako ng kakanin na gumawa ako ng latik. So, make sure po na panoorin nyo yung mga iba nating videos. Lagyan na natin siya ng ating salsa. Sa ating salsa, pwede nyo pong dagdagan yung mga linagay nyo ng kamote o yung mga iba pa pong mga linalagay sa ginataang bilo-bilo. At ayan, lagyan na natin siya ng latik. Sarap po ito. Katamtaman lang po yung tamis niya. At eto na ang itsura ng ating pang-business. Ayan. So, yan po, ipapakita ko yung sa loob niya. At ito na yung itsura ng ating pang-business. So, yan. Tignan na po natin yung loob ng ating butsi. Yan. Sarap. Yan. Makunat po siya. Malagkit. Again, huwag nyo pong titipirin yung inyong ilalagay na filling. So, ito pwede rin po siyang, pwede nyo rin pong gawin or lagyan ng munggo na filling. Yan, yung kanyang ube. Yan. At maraming salamat pong muli sa inyong lahat, sa mga subscribers natin. At please don't forget din po to like our page, Fiesta Delights pang negosyo cooking receipts. Sa mga nag-message na po sa akin doon, maraming salamat po sa inyo. Ayan, ang sarap. Kay Ma'am Josie Francisco po, sorry, at kay Ma'am Lisa Belanes. Ayan, sila po, nag-send na po sila ng nagawa nilang recipe natin. Gumawa po sila ng tikoy roll. So, sa mga may nagawa na po,
Pwede niyo po akong i-message doon or pwede po kayong magtanong kung may mga katanungan kayo. Yan po ang itsura niya. At sa end po ng video na ito, ilalagay ko po yung pictures na mga nagawa ni Ma'am Lisa at ni Ma'am Josie. So hello, hello po sa inyo! At sa mga nagme-message din po at nagtatanong, maraming salamat po sa inyo. At please don't forget po to subscribe to our channel. At ito po yung mangmongo filling. At ito rin po yung pang party size. Ayan, ito po yung gawa ni Ma'am Lisa. At ito po yung gawa ni Ma'am Josie. So maraming salamat pong muli sa inyo mga ka-fiesta!